ngayon makapasok sa Scarborough Shoal ang mga Pilipinong mangingisda matapos maglagay ng floating barrier ang China. Delikado sa mga bangka ang nilagay na barrier, kaya napilitan munang manghuli sa ibang lugar ang mga kababayan natin doon. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Huling-huli sa akto ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang paglalagay ng floating barrier ng China sa entrada ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc nitong Biyernes. Sa kuhang ito ng PCG, kita ang tatlong Chinese rubber boats habang kinakabit ang 300 metro ng floating barrier sa east side entrance na nag-iisang lagusan lang papasok at palabas ng shoal. Ayon sa PCG, mapanganib ang kinabit na barrier dahil pwede nitong masira ang maliliit na bangka. Kaya ang ilang Pilipinong mangingisda hindi tuloy makapasok at napilitan munang mangisda sa paligid ng Scarborough. May nakunang isa na sinubukan pa ring pumasok sa mismong Scarborough. Yun nga lang, pinalibutan at itinaboy din siya paalis ng Chinese Coast Guard. So, ang tendency, if you're going to insist in proceeding dun sa shoal, maaaring kainin ng propeller mo yung mga net na nasa ilalim ng floating barrier. Bukod sa kaligtasan ng mga mangingisda, banta rin daw sa kabuhayan at food security ng Pilipinas ang kinabit na barrier. Lalo't tone-toneladang isda ang nahuhuli sa paligid ng Scarborough. Kaya si Senate President Juan Miguel Zubiri umapila sa PCG na alisin na agad ang floating barrier. Pero ayon sa Coast Guard, ipauubaya muna nila sa Department of Justice at DFA kung ano ang susunod nilang hakbang. We're going to leave it with the Department of Justice or the Department of Foreign Affairs as to whatever legal and political or diplomatic action is necessary. The stories that we provide are all supported by pictures, footages, and again, that's not drama. That's purely a real story. Sa kuhang ito naman sa Sandy K2 na hindi kalayuan sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan, makikita ang malawite sand na sandbar sa gitna ng West Philippine Sea. Pero sa malapitan, dito natatambad ang tambak-tambak na mga basag na corals. Ayon sa mga eksperto, senyales ang tinambak na corals ng nagbabadyang reclamation project. Bago yan, una nang nadiskubre ang mga basag at tinambak na corals sa may Escoda at Rozul Reef nitong Agosto. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.